taxi. Mariel, huwag mong kalimutang i-attend si Jay mamaya sa eskwelan, ha? Gamit ng kuya mo isang kotse. Oo, ate. Bye, anak. Alis na ako. Bye-bye. Pabait ka, ha? Bahala ka na. Ay, Tata Clinton. Ma'am? Yung sasakyan, oh, ayos na ba? Yes, ma'am. Eh, yung langison, na-check niyo na rin. Everything is under control, ma'am. Okay. O paano? Kayo nang bahala dito. Oo, ate. Nagmamadali ako. May hearing pa ako ngayong umaga, eh. Ha? Let me help you and bye. Be your bodyguard for a while. Bye-bye na, Tata Clinton talaga. Bye-bye, Mami! Ingat po kayo, Senyorita. Sana po maipanalo niyo ang kaso niyo. Okay. Kayo masyadong napansin. Anong sorry, sorry? Muntik mo na nga kami patayin. Pare, pare, tama na. Pare, huwag mong patulan. Babae yan. Salamat ho. Sige na ho, miss. Sayang ka, miss. Tatanga-tanga ka. Ang ganda mo pa naman. Hey, Wisha! Ba? Are you crazy? Si Senyorita pa ang gusto mong banggain? Walang hiya ka? Wala kang modo? Wala kang disiplina sa daan! Wala kang salamail! Wala kang pate! Iklok mo, may lakas! Hindi ba't ng gabing yun? Ikaw ay nasa Hotel Ermita. At kasama mo ang lalaking yun sa isang madilim na kwarto. At kayo'y nagtalik upang itago ninyo ang inyong mga kasalanan! Hindi po totoo yun. Hindi raw totoo. Hindi ba't yan ay isang napakalaking kasinungalingan upang itago mo ang malaking kahihiyan na itinudulot mo sa iyong pamilya? Totoo, di ba? Hindi po. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Objection, Your Honor. Ang sinasabi ng taga-usig ay isang paniniyak at panunurol na aking kliyente ay nakitang nakipagtalik sa ibang lalaki ng wala sapat na basihan. Objection sustained. Palitan ng tanong. Yun lang po, kagalang-galang na hukom. Thank you. Kung totoo ang sinasabi mo,
na nakipagtalik ang iyong asawa sa ibang lalaki. Alam mo ba na sinisira mo ang iyong dangal? Dahil nang pakasalan mo siya ay ibinigay mo sa kanya ang iyong pangalan? Alam mo ba? Opo. Alam mo rin ba na kung mapatunayan sa hukumang ito na nagkasala nga ang iyong asawa, ay mawawalan ng ina ang inyong mga anak? Opo. Kung ganon, bakit nagawa mong sirain, hiyain at wasakin ang inyong magandang pagsasama nang dahil lamang sa matinding selos at paninira ng ibang tao? Wala ka bang sariling pag-iisip? Uto-uto? Objection, Your Honor. Tutulak ko sa salitang uto-uto at wala sa sariling pag-iisip. I think the attorney for the defense is misleading the client, and all the questions that she's asking has no relevance whatsoever to this case. Your Honor, ang sinasabi kong walang pag-iisip at uto-uto ay mga salitang ginamit na sa Buen Camino o CSK. Objection overruled. Ipagpatuloy ang tanong. Hindi ba't ang pagpatak ng luha mo ay pagpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling at nagawa mo lamang ang lahat ng dahil sa matinding selos at pagmamahal sa iyong asawa, kung kaya't may makita ka lang nakausap siyang ibang lalaki, iniisip mong nagtataksil na siya sa'yo? Hindi ba? Hindi ba? Isa lang naman ang hinihiling ko sa'yo, Carla. Sagutin mo na ako. Kilala mo naman ako. Hindi ka na magtatrabaho rito dahil ibabahay kita. Masusunod lahat ng luho mo. Diyan nga naman, Carla. Mabuti nga, niligawan ka pa eh. Kung tutusin, pwede ka namin kidnapin. Alam ko yun. Kaya lang, bata pa ako. Pag-iisipan ko muna. Papayag ako. Pero ayokong makikitang may kaagaw sa'yo. Dahil, tutumba ko. Teka sandali, sasayaw muna ako. Babalik na lang ako. Ni Carla. Kapag inabot ko yan, tatlong araw na, uutot-utot pa yan. Nakaupo. Hindi siguro tayo kilala ng lalaki. Eh, di pakilala tayo. Ako magpapakilala. Para mayanig ng konti. Ah, mabuti pa. Doon na lang tayo mag-usap. At least sa hotel, walang makakarinig sa atin. Table mo. Ano pinsan? Pare, nobya ko to. Nobya mo, ha? Tong, wag! Ay! Tama na! Yeah!
Rex, tama na! Alam mo, Han? Muntik na ako madisgrasya kanina. Saan? Diyan lang sa may gate. Bakit? Eh, mabilis kasi yung dating ng taxi. Mabilis naman yung labas ko dahil nagmamadali ako kanina umaga dahil may hearing ako eh. Anong nangyari? Minura ako ng driver. Buti na lang, mabait yung pasahero. Inawat niya. Ikaw naman kasi hindi ka nag-iingat sa pagmamaneho mo eh. Nag-iingat din, siyempre. Kaya lang kanina iniisip ko kung paano ko ididepensa yung kliyente ko sa husgado. Kaya naman pala eh. Puro husgado nasa isip mo eh. Next time, Attorney Vina Torres, take necessary precaution while you're driving. Isipin mo ko. Isipin mo sarili mo. At isipin mo ang anak natin. Hmm? Don't worry, my beloved husband. Next time, I'll take your advice. Okay? Carla, meron ako ipapakita sa'yo. Rex, saan galing ang mga yan? Huwag mo na itanong. Ang importante, meron tayo nito. Galing sa masama? Magmula ngayon, hindi ka na magtatrabaho sa club. Uuwi tayo na si Bo. Gagamitin natin ang mga alas na ito sa ating pagbabagong buhay. Kahit saan, sasama ako sa iyo. Pare, kumusta naman yung status ng kaso na pinaglalabanan niyo ng umari mo?
Well, parang Rafi, sa palagay ko eh, kayang-kaya kong talunin sa kasong ito ang panyera ko. Mm-hmm. Tingnan natin. Baka pare-pareho kayong mga panang kliyente mo. Come on. Get out from the blanket that you're wearing, kumpanyera. Kahit kailan, pagdating sa kasong crime against chastity, hindi pa ako natalo kahit minsan. Baka nakalimutan mo na ang sensational case na naipanalo ko na. Ang Velarde versus Tolentino case. Naipadapa ako sa korte sa kasong concubinage si Velarde. Concubinage yun. Adultery itong pinag-uusapan natin. Basta't ako, pare. Wala akong pakialam sa pag-aaway niyo sa husgado. Wars of the brain yun eh. Bago kayo magtalo, mabuti pa tanungin natin ang opinion ni Tata Clinton. Well, well, well. According to the book of Nicodemus, when it comes to cash basis, you just get the voucher, sign it, collect the dollars, that's all, baby. Let me be. Ano mo ba yan? Alam mo, pare, yung matandang yan, maliliit pa lang kami. Yan ang nagpalaki sa amin. Kaya alam mo, malaking bagay sa amin yung may nagpapasaya sa buhay namin. Dito sa bahay. Look at us. Wala kaming problema, pare. Siya nga pala, by the way. Dito kakakain ng hapunan. Nagluto si Maria ng masakit na pagkain, ha? Huwag na, pare. Sa bahay na lang. Hintayin ako ng kumari mo. No. Dito kakakain at marami pa tayong pag-uusapan. Mariel? Luto na ba? Sandali na lang po. Okay. Rex? Nandito ka lang pala. Anong ginagawa mo dito? Wala. Inadama ko lang ang hampas ng ulap. Baka naman hindi mo nagugustuhan tong lugar ko. Hindi. Gustong gusto ko nga ito eh. Oh, talaga? Mabuti pa, kumain na tayo. Siguradong magugustuhan mo yon. Ang paborito mong ulam, adobong baboy. Oh, talaga? Oo. Tara na! Sa palagay mo ba, mananalo ko kay kumparen Bart? Tatwiran ang pinaglalaban ko. Gusto mo, pustahan tayo? Okay, shoot! Pag natalo ko, treat kita, labas tayo. Sagot ko lahat. Pero, pag nanalo ko, dadalin mo ako sa Hong Kong. Isang linggo tayo ron. All expenses paid by my wife. Full shopping. Okay? Okay. Paul. Okay. Tos. Teka sandali. Parang may mali. Ano mali? Pag natalo ko, treat kita. Lalabas tayo. Pag nanalo ko, dadalhin kita sa Hong Kong. All expenses paid pa. Oh, tama yun. Tama yun? Ang gulang mo, ano ka? Mali yun. Tama yun. Ano sa akin mali? Lahat yun eh. Anong gulang? Oh, hindi ba? Anong gulang? Ano yan? Ano? Yan oh. Ano yan? Saan? Ano? Sandali. Sabi ko na nga ba eh, kung saan mo pa pinaikot-ikot, gusto mo lang pala. Gusto mo naman eh. Di ba masarap? Sa panga. Thank you.
Oh, kumain ka. Mukhang malalim yata ang iniisip mo, ah. May problema ka ba? Nag-aalala lang ako. Baka masundan ka ni na Mark dito. Alam mo naman ang mga yon. Halang ang mga bituka. Hindi takot pumatay ng tao. Hindi naman nila alam na nandito ako sa Baguio. Sakasakal. Nakahanda ako. Kung magpang-abot kayo, kung mapatay ka nila, paano ko? Hindi pa panahon para mawala ako. Marami pa akong magandang pangarap para sa ating dalawa. Isa nga pala. Bukas isasanla ko yung isang alahas. Para may panggastos tayo papunta sa Cebu. Sir, ito na yung resibo nyo. Sige, okay. Kunan mo ng DP. Yes, Doc. Miss Sanchez, i-x-ray mo ang ulo ng pasyente mamaya. Yes, Doc. Kayo ho bang nakabundol sa pasyente? Ako po si Attorney Vina Torres. Dr. Villalobos. Kumusta hong lagay ng pasyente? Kasalukuyan pa naming inoobserbahan dahil sa pagkabagok ng kanyang ulo. Mamaya, x-ray namin siya para malaman kung anong naging diferensya. Doc, please do everything you can. Sagot ko lahat ng gastos. Ay, hindi na ho ako magtatagal. Ngayon ho kasi lalabas ang verdict ng kasong hawak ko. I'll be back this afternoon. Sige ho. Thank you. Counsels for both parties, are you ready for the promulgation of the decision? We're ready, Your Honor. Yes, Your Honor. Patayuin ang nasa sakdal. Read the decision. Criminal case number 7476. People of the Philippines versus Lolita Argelles. Batay sa mga ebidensyang isinumiti ng magkabilang panig sa hukumang ito, ang nasasakdal na si Ginang Lolita Argelles ay pinawawalang sala sa kasong pakikiapid. So ordered. Court adjourned. Huwag
Congratulations. Thank you. Sabi ko na sa'yo eh, may papanalo ko tong kaso. Eh, yung usapan natin, yung pera. Ipapadala ko. Sige, huwag mo na uulitin yung kasalanan mo. Mauna na ako at may pupuntahan pa ako sa ospital. Napag-alaman namin sa X-ray na nagkaroon ng konting damage ang kanyang memory center. And so, wala siyang natatandaan. In short, nagkaroon siya ng amnesia. Doc, may posibilidad pa bang bumalik ang kanyang pag-iisip? Meron. Hindi lang natin matiyak kung kailan. Ang importante, may mga bagay na magpapaalala sa kanya. Nang sa ganon, gradual na babalik sa normal ang kanyang isipan. Maari ho bang huwag nyo na ipapaalam ito sa iba? Sure. Thank you, Doc. Dadalawin ko lang ho siya. Sige. Sino ka? Ako si Vina. Vina Torres. Doktor ka ba rito? Hindi. Abogada ako. Ako yung nakabundol sa'yo kanina umaga. Bundol? Nabundol mo ako? Wala ka bang naalala? Wala eh. Pag-gising ko kanina, nandito na ako. Masakit ang ulo ko. Mabuti pa siguro, magpahinga ka na lang muna. Kung ano man yung kailangan mo, sabihin mo lang sa nurse. Sige. May problema ba, Vina? Anong problema? Wala. Nasobran lang siguro ako sa tuwa dahil naipanalo ko yung kaso. Dapat nga eh, makatulog ka ng mahimbing dahil nanalo ka sa kaso. Piruin mo. Natalo mo si Kumparing Bert. Isang batikang abogado.
O baka naman iniisip mo yung... yung gagastos mo sa akin dun sa pustahan natin. Okay na sa akin yung Hong Kong. Ayun na. Tulog na tayo. Wala akong natatandaan. Hindi ko alam kung saan ako galing. Naguguluhan ako. Eh, yung pera. Saan ang galing yung pera mo? Pera? Anong pera? Kahit man lang ba pangalan mo, hindi mo naaalala? Eh, niwala ka man lang mapagkakakilanlan, niwala kang ID. Hindi ko nga alam kung sino kamag-anak kong tatawagan ko. Hindi bale. Tatawagin na lang muna kitang Alex. Alex? Pangalan ng paborito kong pinsan yon. Hindi ba maganda? Alex? Wala ka ba talaga natatandaan? Wala eh. Bakit? May nasabi ba akong masama? Alex? Aarkila muna ako ng bahay. Pag meron na, saka na lang kita ilalabas dito. Paru-paro, bulaklak naman ako. La, 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 la. Ay, good morning, Mr. President. Nasa kabukiran, doon makikita mga tulad kong nagkikidlatan. Pwede ba, Sonia? Baka tamaan ka ng kulog sa mga pinagagawa mo. Kulog? Kidlat na sinasabi ko. Antipatika ka talaga. Good morning. Hi, good morning, Vina. Good morning, Mom! Oh, you look beautiful today, Mom. I already finished cleaning your lamesa. You may sit down now. Coffee, Mom? Yes, please. Right away! Beth? Kailan ba nakaschedule yung hearing ko tungkol sa mga tao ng Workers Amalgamated Union? Alin doon, Vina? Eh, yung tungkol sa arbitrary retrenchment. Sa July 5, next Friday. Thank you. Mom. Thank you. Ma'am, malungkot ka yata. May problema ka ba? Baka matulungan kita. Sabihin mo lang, ma'am. Kahit ano, ah. May alam ka bang bahay na pinauupahan? Para kanino, ma'am? Wala. Itinatanong ko lang. Hayaan niyo, ma'am. Para sa inyo, hahanap ako. Thank you.
Oh, mahal. Hi, Gilabi love. Gilabi kayata. Nagkayaan kasi kami ni Nabete tsaka ni Chona. Hmm. Ayun. Kumain ka na ba? Tapos na, kumain kasi kami sa labas eh. Sigurado ka? Mm-mm. O gusto mo paghahanda kita? Hindi na, hindi na. Ano? Yat na lang tayo sa taas at marami akong ikukwento sa'yo. Oh, sige na nga. Okay? Halika. Hmm. Jarang! Ayan ang bahay. Fully furnished. Anong say mo? Okay sa akin. Ewan ko kay Alec. Anong say mo? Hmm? Ha? Ewan ko. O, di ba maganda? Pwede pa rin kayo mag... Tuk-tuk, alam na. Ay! Guwapo. Attorney. Ang gwapo niyan. Alagaan mo yan. Baka mahulog ang loob mo. Alam mo may asawa ka. Ako na lang, di ba? Loko. Aalagaan ko. May sakit yan. Nagustuhan mo ba? Okay to. Siyempre, pipili ba ako ng pangit, no? Kailangan mo yan, jacket, panlamig. Gusto mo ba yung kulay? Maganda. Salamat, ha. Ayan pa, meron pa, oh. Siya nga pala. Oh, ano ito? Pera mo yan. Nakuha ko sa'yo nung nabangga ka. Huwag na. Hindi. Tago mo na lang. Kung sakali mang may kakailanganin ka o may gusto kang bilhin, at least may magagamit ka. Lahat ng gastos dito, upa, sagot ko lahat. Bayad man lang sa pagkaka-aksidente ko sa'yo. Salamat. Alex, mukhang malalim ang iniisip mo, ah. May naalala ka na ba? Wala. Yung pangalan binigay mo sa akin, at yung pera, parang may kaugnayan. Palaging sumisiksik sa isip ko, pero wala akong matandaan. Sabi ko naman sa'yo, may asawa na ako. Hindi na ako magtatagal, alis na ako. Medyo tabi na eh.
Pare, baka naman nakakalimutan mo na ang mga obligasyon mo kay Kumare. Hindi, pare. At saka, ano ba itsura ng lalaki? Well, mataas, guwapo, at saka mistisuhin. Ang iniisip ko nga eh, baka kamag-anak mo. Ang alam ko, wala kaming kamag-anak dito sa Baguio eh. Baka naman bagong kliyente yung pare. Alam mo naman ang kumare mo, abogado, katulad mo, kung sino-sino ang tao nakakahalubilo ninyo. Baka nga. Hello? Hello? Can I speak to Attorney Vina Torres? Ay nako, dalawang araw na siya hindi pumapasok, no? Sino to? Asawa niya. Si Sir. Sabihin mo, tumawag ako. Thank you, Sir. Bakit mo sinabi? Malay ko. Nadulas ako eh. Tao lang naman ako para magkamali. Diyos ko naman, ba't ngayon pa? Sir, papipirmahan ko lang sa inyo ito. Ito ba yung si Palay Mining Corporation? Yes, sir. Wala na silang request? Wala na, sir. Wala naman sa akin ito. Mamaya ako napipirman. Yes, sir. You may go back to your table now, Ms. Suarez. Thank you, sir. Thank you. Ang kailangan natin, ano? Pampainit ng kalamnan! Magandang gabi ho. Pwede ho ba magtanong? Magandang gabi din ho. Pwede ho. Pwedeng-pwede. Kilala niyo ho ba ang taong yan? Kadadaan lang yan. Ho? Oo, at dyan lang nakatira yan. Talaga ho? Kung gusto mo, samahan ka pa namin. Maraming salamat ho. Halika! Yan na ho, samahan niyo na ako. Bango? Malayo pa ho ba? Hindi, dyan na lang. Oh, sige ho. Ay, bastos! Ano ba? Halika rito! Iwan niyo! Sige ho! Habulin! Sige, napasagin ko ang mga itlog niyo! Mga ulol! Saan ka galing? Galit ka ba? Dapat ba akong matuwa? Eh, ba't ganyan ka kung magtanong? Ang tanong ko, sagutin mo. Saan ka galing? Sa labas, nagkayayaan nga kami ng mga kaibigan ko. Nagkayayaan? Laging yun ang dahilan mo sa akin na lagi kayo nagkakayayaan, kaya gabi ka na kumuwi. Teka muna, pinagtutudahan mo ba ako? Hindi ba dapat?
Tumawag ako sa opisina mo kanina. Ha? Dalawang araw ka na raw hindi pumapasok. Dalawang araw! Saan ka nang pinta? Saan? Sino lalaking kasama mo kanina? Sino? Rafael, nasasaktan ako! Hindi masasaktan ka kapag nagsasabing totoo! Oo, aaminin ko. May kasama nga ako kanina. Pero bagong kliyente ko yon. At kung sino man na makatindi lang nagsabi sa'yo, bahala ka kung siya ang gusto mong paniwalaan. Pakiusap lang, Rafael. Huwag ka basta-basta ng bibintang. Ito, tandaan mo, Vina. Simula lang makasal tayo. Alam mo na ugali ko, ha? Huwag na huwag mo akong lulokohin kapag niloko mo ako. Pagsisisihan mo. Rafael? Vina? Ano ba nangyayari sa inyo? Nagkakatuwaan lang, Tata Clinton. Nagkakatuwaan? Eh kung magsigawan kayo, para kayong nagsisinakulo. Mabuti pa, matulog na kayo, hating gabi na. Gumawa na kayong bata. Hi. Oh, bakit para matamlay ka? Bakit may problema? Nalaman na ni Rafael. Natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. May tao. Buksan mo, baka si Sonia. Sige. Ano ho yun? Gandang lalaki mo nga pala, hayop ka. Pare, sino ka ba? Sino ko? Ako lang naman ang asawa ng inaasawa mo! Hayop! Rafael! Alex, tama na! Yung monyo ka! Hayop ka! Papatayin kita! Walang iya ka! Rafael! Tumigil na kayo! Tama na! Tumakilang! Tama na! Tama na! Huwag na loob! Tumigil na kayo! Patayin kita! Lumama ka! Ano? Mungago ka ng asawa! Tayo! Papatayin kita! Ano? Ayun ba? Ayup ka! Lahat iwala pinigay ko sa'yo! Unawa! Pasensya! Pero ang ginawa mo! Ha? Pati buhay ko, nilaan ko sa'yo! Pati sa anak mo! Lahat ng layo mo! Pero ang ginawa mo! Anong pinalit mo sa'kin? Pagtataksin ang pinalit mo sa'kin! Ha? Ano? Patawarin mo ako, Rafael. Patawarin mo ako. Sa ginawa mo yan. Kayaan mo sumayad ang palad ko sa mukha mong dating inahalikan ko. Tandaan mo, Vina. Mamamatay ako. Kahit muli pa ako mabuhay, pero hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Tandaan mo yan, Vina. Tandaan mo yan. Thank you.
Ano ba nangyayari dito? Alex? Natatandaan kita. Ikaw yung nakapuntun sa akin, di ba? Alex. Sino yung lalaki yun? Asawa ko siya. Ba't kayo nag-aaway? Carla? Hinihintay na ako ni Carla. Alex. Hindi ako si Alex. Ako si Rex. Rex ang pangalan ko. Natatandaan kita. Ikaw yung nakapuntun sa akin, di ba? Vina. Pag umalis ka sa bahay nito, wala ka nang babalikan pa. Vina, anak, alam kong mali ang landas na pupuntahan mo. Pag bumalik ka dito, kakausapin ko si Rafael. Sukdo lang lumuhod ako sa kanya.
lukaluk at lalagat to. Ay, naku ha. Ay, Sonia, buksan mo yung pinto. Loka talaga. Sonia, ano ba? Buksan mo nga yung pinto. Tanda-tanda mo na eh, nanonood ka pa ng cartoons. Ola! Andiyan na! Sino ba naman storbong to? Diyos ko naman. Ay, Vina! Gabi na! Ba't may dala ka maleta? Halika, tuloy ka! Oh, Vina! Tuloy ka! Ano nangyari? Bes? Ano ba nangyari? Nag-away ba kayo ni Rafael? Eh, salbahin naman pala Rafael na yan. Sulimpat kasi ang mata eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, ang sulimpat ang mata, walang gawaing magaling. Hindi ko na kaya. Parang sasabog ng dibdib ko. Nagulong buhay ko dahil kay Rex. Hindi ko na kaya, Beth. Tulungan mo ako. Vina, tama na. Kaya mo yan. Tahan na. Nagka-amnesia ang taong yon. Kaya inalagaan niya. Doon siguro nahulog ang loob niya. Ano gusto niyong mangyari? Patawarin ko siya. Hindi naman sa ganun, Rafael. Naaawa lang kami sa kanya. Lagi kasi siyang umiiyak. At saka isa pa, hindi na siya pumapasok sa opisina. Sa akin, hindi kayo naaawa? Excuse me, malilate na ako sa opisina. Mami, bakit hindi ka na umuwi sa atin? May inaayos lang ako. Walang araw. Namimiss na kita, Mami. Namimiss din kita, anak. Hindi na kami magtatagal. Hindi alam ni Rafael na magkikita tayo eh. Tumakas lang kami. Oo nga, ate. Nagpaalam lang kami kay Kuya. Na ipapasyal ang bata at kakain sa labas. I love you, anak. I love you too, Mami. Napakabait ka. Opo. Jay, halika na. Ayoko. Gusto ko sa mami ko. Halika na. Uuwi na tayo. Ayoko po. Gusto ko po sa mami ko. Mami! Mami! Rafael, parang nakikita ko sa iyo nangyari sa akin nung araw. Nagkahiwalay din kami mag-asawa. Kaya walang kinagis ng ina ang aking anak na si Mariel.
Nagbalik loob siya. Nagmamakaawang humihingi ng kapatawaran. Naging matigas ang aking kalooban. Hindi ko siya pinansin. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na niya kayang konsensyahin ang ginawa niyang pagtataksil sa akin. Nagpakamatay siya. Rafael, ayaw kong mangyari kay Vina ang nangyari sa asawa ko. Baka habang buhay mong pagsisihan at hindi makayanan ang konsensya mo. Nakikiusap ako sa iyo, Rafael. Patawarin mo na ang iyong asawa. Patawarin mo na. Kuya, patawarin mo na si Ate Vina. Alang-alang man lang kay Jay. Para wag nang mawasak ang tahanang ito. Kuya, please, patawarin mo na si Ate Vina. Demanda? Ano ang makukuha mo kapag idinimanda mo si Vina, Rafi? Mabubulgar lamang ang maling ginawa niya at may iskandalo lamang kayo. Tama lamang ang ginawa mo na pinagtakpan mo kanyang pagkakamali dahil matuwid kang tao. Sa mata ng lahat at sa mata ng Diyos, asawa mo pa rin siya. Sagrado kasalin niyo sa simbahan. Bullshit, pare! Alam ko yun! Naintindihan mo ba ako? Ha? Lalaki ka. Kung sa'yo gawin ng asawa mo yon, ano mararamdaman mo? Sabihin mo nga sa akin, Bert. Abogado ka pa naman. Alam mo ba kung anong pagkakasalang nagawa niya? Pangangalo niya, pare. Adultery case. I should know, Rafi. I'm also a lawyer. Any woman who had sexual intercourse with another man other than her husband, shares a conjugal dwelling, and have carnal knowledge with him, commits the act of adultery, and that is punishable by prisión correccional. Article 334 of the Revised Penal Code of the Philippines. Rafi, ano ba talaga gusto mong mangyari? Agumanti ka? Ay pakulong mo ang iyong asawa? Pati na kanyang kirido? Ganun ba? Ganun ba? Alam kong matalino kang tao. Kaya't habang maaga, ay gumawa ka ng paraan para wag nang lumalapan ang sitwasyon. Sa buhay ng mag-asawa, ay maraming dumarating na pagsubok. Pagsubok na maaaring bumuwag sa kanilang magandang pagsasama. Ikaw ang haligi ng inyong tahanan. Kaya dapat kang maging matibay. Kung pakikinggan mo ang mga sinasabi ko, well and good. But if not, I only have pity for you, my friend. I know you still love her very, very much. But don't be a fool. You will suffer all the consequences. Ayoko makipagtalo sa'yo, pare. Unang-una naintindihan kita. Now tell me. What am I supposed to do? Doctor, unawain mo kanyang pagkakamali. Gusto mo bang lumaki ang inyong anak na si Jay na walang mukhang kayang iharap sa kanyang mga kaibigan because he happens to be a product of a broken family? Sabihin mo sa akin, Rafi, papayag ka ba?
Vina! Vina! Sandali lang. Magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat na ipaliwanag. Intindihin mo naman ako. Please. Vina! Vina, magpapaliwanag ako. Ang totoo, nung umalis ako, hindi ako agad bumalik kay Carla. Pinagtugma-tugma ako ng sitwasyon. Sana maniwala ka sa akin. Vina, patawarin mo ako. Tapos na sa akin yun. Itinuring ko ng isang masamang panaginip ang lahat ng nangyari sa atin. Wala na rin akong kilalang Alec na nagpagulo sa buhay ko. Kaya kalimutan mo na ako. Si Carla? Yung dating hostess sa Manila? Yung ba sinasabi niyong siyota ni Rex? Yun nga. Yun ang si kami natarantadong yan eh. Pare-pareho kaming namuhunan ng buhay. Pero si Nolo niya ang pinaghirapan namin. Sa totoo lang, yung sinasabi niyong Rex, nakakasagupaan na namin yan. Madali yan. Magkano ba ang halagang nadugas nila sa inyo? Milyon. Kaya kahit sa akin, huwag siyang magkakamaling magpakita. Tatablayin ko siya. Paano ang labanan? 30% sa lahat ng mababawi sa kanya. Walang problema. Dito sa Baguio, kahit saan siya magtago, maamoy ko ang baho niya. Ang akala ko'y nilimot mo na ako. At hindi na tayo magkikita muli, kailanman. Kahit kailanman, Carla. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Kaya magpapaliwanag ako. Nabundol ako ng babaeng sinasabi ko. At nagkaroon ako ng amnesia. Carla, mahal kita. Magdaramdam ako pag nawala ka. Bukas, aalis tayo dito. At patutupad na ang sinabi ko sa'yo. Uuwi tayo ng Cebu. Pangako ko sa'yo ang Carla. Carla, mahal kita. Daramdamin ko rin kapag nawala ka sa akin. Naintindihan mo ba ako? Carla, bilisan mo dyan. Sandali lang. Bilisan mo. Ay na! Thank you.
Tama naman tayo! Ibalik mo lang mga alahas, tabla na tayo! Kakalimutan ko nang patayin ka! Hindi ko na ipinabalik ang mga bagay na kinuha ko! Pinaghirapan ko ito! Paninindig ako! Manilibing kayong dalawa ni Carla dito sa Baguio! Huwag kang makialam dito! Hindi mo problema ito! Sa aling pusa ka lang! Kasali ko! Dahil pinatungan mo ang bato ko! Rex, tigil na lang natin ito sa kanila. Mapapahama ka lang. Hindi. Atin to. Huwag ka mo lang. Salubungin natin. Baka makatakas pa sila. Sige, doon tayo. Hawakan mo to. Huwag mo bibitawan yan, ha? Rex, natatakot ako. Akong bahala. Tayo susuko. Kahit anong mangyari, huwag kang tatayo. Huwag kang tatayo, ha? Rex!
sorry, Rafael. Patawarin mo ako. Pinatawad na kita, Vina. Malalim ang sugat ng halika. Panahon lang ang magtatakda kung kailan maghihilom. Aalis ako. Lalayo. Para pansamantalang makalimot sa sugat na dinulot mo. Pero babalik ako. At kung naririto ka pa, titiyakin ko sa'yo. May pag-ibig pa sa pangalawang pagkakataon. Salamat sa pangunawa mo, Rafael. Ngayon ko na pag-isip-isip na sa buhay naming mga babae, sa langan dapat mahalin.